Ha? Ano ba yung sabihin ng dalawang idinagdag natin na yung letter A? A? At yung letter C? Itong amplitude? At ito naman yung C? Rate lang, terrain ng C? At ito nga yung phase angle. Ulitin ko lang, A is for amplitude and then yung C is for the phase angle. So, ano ba ang definition niya? So, ito yung definition natin. So, amplitude niya daw is the distance from the middle value of the... From the middle value or line. So, middle value or middle line running through the graph up to the highest point. So, para maintindihan lalo ito, balik tayo. So, ito nga siya. Sabi nga ay, from the middle value or middle line. So, ito yung sinasabing middle value or middle line. Tungin niya po na sa gitna. Then, middle value and middle line. Okay. Kung saan nga itong linya, itong nasa gitna nito, yan nga yung tinatawag natin, position of equilibrium. So, yung position of equilibrium. So, para sa vibration, yung middle value or middle line ay tinatawag natin position of equilibrium. So, then, ang next naman ay yung tinatawag natin phase angle. So, phase angle ay the angular displacement. Angle natin or no offset. So, bakit may offset na sabi? Itatawag ng offset. Kasi, ay laging nag-i-start sa 0-0 dito. Ito. Balikan natin ito. Ito nga ay sine wave. Sine wave. And then, as you can see, yung sine wave ay lagi nag-i-start down, then pataas, tapos baba rin ulit, pataas. So, normally, ang sine wave ay nag-i-start down sa point na yun. Na ito nga ang point na ito, ito yung origin or yung 0-0. Or, nandyan yung cross. Yung cross kasi nandyan yung X at yung Y. Kasi nga nandyan yung tinatawag na ating origin. Ngayon, kung babalik ako ng tayo sa drawing kanina. Ito. Di ba nandito kanina yung sabi kong cross ito? Ito yung cross kanina. Nakatulad na sabi ko nga, tataas, bababa, tapos tataas ulit, babalik. So, nung una, nandito ang cross or yung 0-0 or yung origin. Ngayon, sa bagong drawing na ito, nandito ngayon yung origin or yung cross line. Hindi ko napansin nyo nga, sabi ko nga ay offset. So, nagkaroon tayo ng offset. So, nalipat, o yun na lang, nalipat yung cross mula dito sa position na to, papunta sa bagong ng position dito. So, kaya nagkaroon ng phase angle tayo. So, yan yung tata na phase angle. Take order value. So, ito siya. So, ang amplitude nga ay equal to C sub 1 squared plus C sub 2 squared
Tapos yung pitch angle niya ay equal naman dito sa tangent inverse ng C over 2 over C of C of C of 2 over C sub 1. So kung napansin niya, may kaugnayan siya sa C sub 1 at C sub 2. Yun nga yung constant ng ating differential equation dito. So therefore, yung equation natin ito na may amplitude at phase angle ay tinatawag nga natin equivalent. So equivalent siya dito sa differential equation. Ang galing sa differential equation natin. So so rin natin gagawin in order to determine itong dalawang value ng amplitude at phase angle. So, yun sa nangyayari. Pag nasabi ko, itong equation na to, yung ating sa sine wave, then nasa baba, ito yung dahil sa differential equation. At pag nasabi ko, they are equivalent. So, ang gagawin natin muna ay i-break muna natin equation ng sa sine wave. Yung mismong sine ko. Ay, napasin yung mayroong dalawang set ng angle. Itong omega MT, kung saan yung phi. Kung saan, may plus, angle, plus may sine, yun nga yung tinatawag natin sum of two angles. Tapos ABAB dahil ito ABAB tapos magsiksik na ulit sin cos cos sin tapos AB tapos dahil ito ay plus kung yung sign symbol dyan ay plus. Sine function na ito. So, meron ulit na tayong sin, cos, cosine, tapos ito yung A, tapos yung B, tapos A ulit, tapos B, tapos ito ay plus, so kaya ito ay plus. So then, huwag natin kalimutan yung A, may amplitude pa sa labas, na nakamultiply dito, kaya ano lang ito, parang in-expand lang natin yung sine. At ganun din ito. Kaya nakamultiply yung A doon sa buong sine na expansion. Ngayon, ang sanin na gagawin na, i-distribute na natin yung A doon sa loob ng parenthesis. So, una, kaso padaliwa. Tapos, pag distribute ko itong A, ang solution na gagawin ay magsasamahin ko na yung dalawang constant. So, constant, kasi yung merong T ay tinatawag na natin variable. So, ito yung mga variable. So, sabihin, yung walang letter T ay constant. Kaya pwede ko nang pagsamahin. Pagka-distribute ko ng A, pagsasamahin ko na yung A cosine T. Tapos ito, lilipat dito, magiging A sine T. A cosine T, tapos A sine T. Pagkatapos nun, ay compare natin siya ng differential equation. So, i-compare kasi kung napansin niya, mayroon ditong sine omega nt. Yung sa differential equation din, mayroon sine omega nt. At ito ay cosine omega nt. At ito rin ay cosine omega nt. At ito lang sabi ko, itong equation na ito ay equivalent dito. So therefore, itong dalawang ito is also equal to each other. Kaya determine natin na yung C sub 1 is equals to A cosine P at yung C sub 2 ay equal to A sine P. A cosine P tapos A sine P.
Basta may kulang pa din. Huwag ang kulang. Kasi sabi ko nga ay equation ng amplitude at phase angle. So dapat ay A equals tapos P equals. Dito kasi barited eh. Yung C sub 4, C sub 1 yung nakabarited. So, direct lang natin yung solution natin. So, una natin kukunin ay yung value ng amplitude. So, pagkulungan natin yung value ng amplitude, kailangan matanggal yung cosine at sine dito. Para mangyari yun, babalikan natin yung isang trigonometric identity natin, yung sine squared theta plus cosine squared theta is equals to 1. Babalikan natin to para maging 1. Kasi yung sine, itong sine, ang cosine, itong cosine. Therefore, ang gagawin po natin ay e-square natin kung magkaroon tayo ng cosine, magkaroon tayo ng sine squared at e-square natin dito sine squared. Pagkatapos e-square ay pagpaplasin. Yun ha, e-square, tapos pagkatapos mag-e-square ay pagpaplasin. At yun yung sunod nangyari dito. E-square, tapos e-square, tapos pagpaplasin. At kung ganito ang ginawa natin dito sa may side na may cosine at sine, ganun din ang gagawin natin dito sa may C sub 1 at C sub 2. We also square it, ganun yung square, tapos pinag-plus. Kaya meron dito C sub 1 squared plus C sub 2 squared. O, tapos, ang nangyari ay common yung A squared sa dalawang cosine at sine. So, sabihin din ito, pwede natin itong i-factor out. So, factor out ng A squared. So, matitira na nga sa loob yung hinahanap natin trigonometric identity na cosine squared P plus sine squared P. Which is nga, pagdating dito, equal na siya to 1. So, kung equal to 1, so 1, tapos yung pinactor out natin A squared, kaya dito, pagdating dito, A squared na lang siya kasi nga equal naman to 1. Yung side. Dahil kailangan natin itong A. So therefore, we just take the square root of both sides of the equation. So we will now get our equation for our amplitude, which is again equal to square root ng C sub 1 squared plus C sub 2 squared. O check lang kung online ba ako. Pinensya na kayo kung nag-check. Yes po, ito po. Yes po. Disconnected ako. Ayun. Hello? Ah, connected pa ako. Yes po, sir. Connected ako po. Connected po. Thank you. Kaya pala, wala kasi na yun. Hindi kayo. Para, ano, kita niya screenshot. Ano, screenshot. Share screen, ayun, nakatago kayo sa likod kaya hindi ko kayo ma-monitor or hindi ko ma-monitor ko ay disconnect na lang kaya ako kaya may magsasalita ha. Apo. Yes po, sir. Tuloy natin. Sige, thank you. Hindi ko na kasala ko sino yun ha. Salamat sa lahat kayo. Okay, salamat sa mga reply. Okay, salamat. Continue natin, ha? So. Ito nga pala yung tanggal yung A. So, kanina tinanggal natin yung A. Hindi. Ngayon, kailangan matanggal. Ito, parehas may A itong dalawang ito. So, pero pinibayin natin yung dalawang constant. So, pinag-divide natin yung C sub 2 over C sub 1 para magkaroon tayo nitong pag-divide na ito. Tapos, nandun nga yung A sa taas, tapos may A ulit sa baba. Kaya, yung sumunod galing niya,
Ay, pinag-cancel na yung A. Cancel A, cancel A. At ito ang dahilan, kaya nasa taas yung season 2. Kasi yung season 2, nandun yung sign. Tapos nawawas na sa baba yung season 2. Sign 10. Ang sign P over cosine P is equal na to tangent P. Nagkaroon tayo ng tangent. Kaya nagkaroon tayo ng C sub 2 over C sub 1. Ngayon ulit, kailangan natin nung P. Kaya ang gagawin lang natin ay we will apply arc tangent. So arc tangent arc tangent or yung tangent to the negative bumeta. Ang tawag yan ay arc tangent. Ngayon nagkaroon tayo dito ng equation na P is equals to arc tangent ng C sub 2 over C sub 1. So yan yung connection ng pitch angle at amplitude at ng C sub 1 at C sub 2. So ulitin ko lang ulit. Okay, recap lang ng ginawa natin. Yung amplitude na IA, A equals sa square root ng C sub 1 over C sub 2. Square root ng C sub 1 squared plus C sub 2 squared. At yung pitch angle ay arc tangent ng C sub 2 over C sub 1. Tapos ito yung dalawa nga natin equation. Ito nga yung equation ng sine wave. Tapos ito yung equation na galing sa differential equation. Now again, sila ay equivalent to each other. Equivalent ng dalawang equation na yan. Tapos yung sa amplitude, pag nagpalit ng pwesto yung C sub 1 at C sub 2, wala ang problema kasi pareho sa mga naka-square plus naman. So, hindi big deal kung magkabalitan ng pesto or value yung C sub 1 at C sub 2. Pero pagdating dito, sa P, ang nagpalit ng pwesto yan, C sub 1 at C sub 2, iba na agad yung value ng phase angle. Kaya check mo lagi dito sa may phase angle kung sino ang nasa taas, nasa mga. Patandaan lang yung C sub 2 ay siya yung nasa unahan ng cosine. Dahil nga siya, nandyan yung sine nung nag-sin cos-cosin tayo. Tapos ang C sub 1 ay yung nasa unahan ng sine. Kasi nga katulang sabi ko nga yung sin cos-cosin doon. Nag-expand tayo. Kaya so, yung sa sign. For example. So, yung natatandaan, si sub 2 over si sub 1. Then next, so yan ang value ng ating amplitude at phase angle. Ang sunod naman ay yung mga maximum possible value. So, yun yung motion, meron laging tatlong component, ayong position, velocity at acceleration. So yung lagi ang meron ng motion, position or distance, velocity at acceleration. Ngayon, for their maximum value, ito yung mga value natin. So for maximum position, equal lang siya sa amplitude. Yan, yung A ay amplitude. So, X lang ginamit ko kasi X na yung equation natin dati, kaya ito yung X na lang din. Kaya X max ay amplitude. Ngayon, for velocity, siya nga equal to the product ng amplitude at ng omega n or natural circular frequency. And then, for the maximum acceleration naman, siya naman ay equal sa acceleration times omega n na naka-square. So parang ang nangyari lang ay mula sa position na multiply lang tayo ng omega n hanggang makarating tayo ng acceleration, ng maximum acceleration. So yun yung para sa ating mga maximum values. And then, yun. So ganda ng ating spring mass model. So proceed ngayon tayo sa next na Titan system or model, which is yung tinatawagan natin simple pendulum. O, simple pendulum kasi nagbitin lang tayo ng bola sa tali. Tapos yung tali niyan ay tatawagin kong rope. O rope na lang. Kasi pag sinabi kong string ay baka magkamulang kong sabi kasi ang string at spring ay magkatunog. Kaya tali na lang. Tali o rope. O rope. So, simple pendulum,
magbibitin nga ng bola, patali, tapos mamaya ay iuugoy natin yan. So, magkakaroon tayo ng oscillation back and forth. Sabihin mo, oscillation back and forth na yun, yun yung vibration ng simple pendulum. At, so for vibration, lagi naman tayo nagsisimula sa position of equilibrium. Kaya pagdating dito, ito yung position of equilibrium. Position of equilibrium, kaya nakabitin lang yung ating bolang ito. Siyempre yung bola na yan ay may mass. So kapag gumawa tayo ng FBD, so siyempre, nakuturong pa ba yung weight, tapos may taling na nagsusupport, kaya naipataas tayong weight. And then, punin tayo sa summation ng force. Summation ng force Y pala. Summation ng force Y is equals to zero. So yung pataas na tension ng rope, yan naman. Tension of the rope, pataas, positive. Yung weight po ba, negative. And then equal to zero, then transpose lang yung W sa kabila. Kaya makukuha natin yung T is equals to W. Or yung tension ng rope equal sa weight ng ating bolang ito. Siyempre, wala na tayong magagawa dyan. Ang gagawin na natin ay pupursin tayo sa next, which is at vibration or pag nagsiswing back and forth. So, yung bola nga uli ay nasa gitna. Nasa gitna uli yung bola. At yan nga ay nasa position of equilibrium. Ngayon, para nga magkaroon tayo ng vibration, ang gagawin natin ay itutulak natin ito papunta dito sa bagay ng position na yan. So, tinulak natin siya mula dito, papunta dito. Then, after natin may tulak, then we release from rest. Pag na-release from rest, hindi uuwi na nga siya. Kung mag-swing back and forth, kaya nga, term ko rin ginamit dito ay swinging kasi ang pendulum naman natin ay nag-swing naman talaga back and forth. Ay, baka kasi makakumpis kayo kung sabihin ng vibration. So, nagsiswing na lang back and forth yung pendulum. At yung swinging niya yun, yun ay sinasabi natin vibration. So, nung itinulak natin niya ulit from equilibrium position to this position, dito natin siya kukuna ng FBD. Kaya ito, yun ang dito na FBD. So, dahil nga may mas ulit ito, pababa lagi ang weight, pero kung napansin nyo yung tali natin, dahil nga itinulak natin ito sa certain angle, ay naka-tilt. Hindi na tulad kanya na straight na pataas. Ngayon ay medyo nakatabingi. Siyempre, nakaduktong siya dito sa kanya. Yung natin ito yung pivot point. Lagi naman doon siya nakakabit sa pivot point. So therefore, makaturo din doon yung tension ng ating roof. Certain angle din ang tension ng ating rope. The next, itinulak nga natin yung ating mass na to from the middle position o yung equilibrium position to this position. Kaya, ang nangyari ay magkakaroon din siya ng acceleration na same direction. Kaya nga lang, hindi siya totally horizontal as ito niya. Connected kasi siya sa rope. Kaya medyo naka-angle yung tulak natin na yun. Naka-angle. Pero kahit naka-angle siya, sabihin na natin mostly siya ay pointing to the right pa din kasi itinulak pa rin natin siya toward to the right. Mayroong angle pero pointing pa rin siya to the right. So yun yung acceleration, ito yung force. Pero ito, bakit may pa ganitong value ng acceleration? At dalawa. Kaya itinulak ko lang na mas pupunta doon. Dahil lang ito ay yung broken line na nakikita niya dito. Ito. Broken line na yan. So yung broken line na yan, yan yung path ng ating pendulum o ng bola. O yung path. At dahil siya ay arc or a curve. Dahil siya ay curve or an arc, therefore, ang motion ng ating pendulum ay yung tinatawag nating curvilinear motion. Curvilinear motion.
ito ay curvilinear motion. Yung dati natin pinag-usapan for spring mass model, ang tawag natin doon ay rectilinear motion. Rectilinear kasi nga straight line. Balik tayo sa spring mass model. Ayan, pag-ulitan. So, yung spring mass model, diba straight line yung movement niya. Kaya, rectilinear ito. At sa rectilinear motion, ang applicable na axis ay x and y axis. Kaya dito, pwede ako dito mag-summation ng force y. Kasi ito ay straight line. Kaya x and y axis. So sabihin niya, sa rectilinear motion, ang axis natin ay x and y axis. Pero pagdating sa curvilinear motion, dahil nga siya curve, siyempre, hindi na applicable itong x and y axis. Ang axis na ngayon natin ay yung tinatawag na normal axis at tangential axis. Normal axis at tangential axis. Normal axis ay laging naka-points towards sa pivot point. So dito na ikot, kaya pa ganun ang normal axis. Kaya dito ang normal axis, kasi lagi siya naka-point towards sa pinag-iikutan. Yan ang normal axis. And then yung tangential, ay tangent lang sa curve. Kaya nga siya tangential, tangent sa curve. Kaya ito, ito ngayon, yung acceleration niya na normal. Ng normal acceleration niya ulit ay laging pointing towards the pivot point doon sa taas. Kaya nakaturo siya pataas. Nakaturo siya pangalan. Then, yung ito naman, kahit nakatilt yan, yan nga yung ating tangential acceleration na siya'y tangent ito sa curve natin na ito, yung broken line. At yung dalawang yan, katulad natin x at y axis sa rectilinear motion, yan dalawang yan ay perpendicular to each other. Ito nga yung tangential axis at ito yung normal axis. Yung dalawang yan ay laging perpendicular to each other. Ang normal at yung tangential. Again, curvilinear, ang axis natin ay normal at tangential. Pag rectilinear ay x and y axis ang aking axis. So, ibig sabihin nun, dahil nga ito ay curvilinear, napansin niyo yung ating summation ng force ngayon ay naging summation ng force tangential equals to the product ng mass and the tangential acceleration. So, naging tangential kasi nga, curvilinear yung motion natin. Kaya, pang curvilinear din yung ating summation ng force. So, pwede din tayo mag-summation ng force na normal, pero dito kasi sa summation ng force na tangential, tayo makakuha ng differential equation. Kaya ito yung gagamitin natin. So itong I equation, kasi nga curvilinear, kasi ito yung ating FBD. And then dalawang acceleration, kasi nga, ganun talaga kapag curvilinear yung motion, dalawang acceleration nga, yung normal at tangential. Yung dalawang acceleration nga. Pero syempre, kita nyo naman dito, siya nga ay tangential. So, isang acceleration yung gagamitin natin. Kasi wala yung sa summation ng normal. Again, yung normal, pwede natin lagay, pero hindi kasi doon makukuha yung differential equation kundi dito sa may tangential axis. Again na, di summation tayo ng force equal sa product ng mass and acceleration na parehas sa tangential. O, dito muna tayo sa summation ng force. Summation ng force tayo. Ito ngayon. And kaya nakatilt yung tangential ulit kasi nga tangent siya dito sa line na to. At yung normal, lagi niya naman papunta doon sa pivot point. At dahil nga siya ay papuntang pivot point, yung line na yun ay along din doon sa arrow nitong tali natin kasi nga papunta doon yung pivot point ng tali natin. Kaya itong tension ng ating rope is parallel or in line doon sa normal axis. So, ibig sabihin nun, itong tangential component ay walang tangential component. Itong, ano pala, itong
tension ng rope na yun ay walang tangential component. Kasi nga, patapat siya nung normal axis. So, sa summation ng force, hindi dapat yan nag-a-appear. Wala kasi yung tangential component. Pero itong W meron. Yan, redraw ko lang siya dito. So, dahil po ba yung weight, ito yung tangential component. Yung tinatawag kong W sub T. W sub T. Tapos, para makuha yung W sub T, kasi yun yung kailangan natin para sa summation ng force, di itong angle na to, itong angle na to, at yung angle na yun ipare-pares ang value. Yan, yung theta. So, tapos, yung theta, kaya kailangan natin theta ay itignan natin kung nasa yung position ng ating W sub T o yung tangential component na ang tangential component ng weight. Ito, weight na to ay yan, opposite dun sa angle theta. O, opposite. Then, yung tangential component na yan ng weight ay perpendicular dito sa linyang ito dahil nga siya yung normal axis. So, therefore, yung weight natin ngayon ito ay hypotenuse. Kung ito ay hypotenuse, ito ay opposite. Ayan, opposite at hypotenuse. Wala nga sa ating sukatoa. Toba. So, sukatoa, opposite at hypotenuse. So, therefore, sine. Ayan. Kaya dito, nagkaroon tayo ng W sine theta. Kasi yun nga yung value ng ating WT. Or yung tangential component ng weight. Okay, yung W sin theta. At tapos, yung negative na lang. Bakit nagkaroon ng negative? So, negative na yan ay dahil siya pointing to the left. Kasi itong summation ng force natin, wala kasi wala akong idinandang na symbol dito sa unahan ng summation ng force. So, meaning, sunod lang ito yung conventional na direction. Conventional na yung to the right at upward ay positive, then to the left at downward ay negative. Patulitin ko, yung tangential component ng weight natin ay pointing to the left, but medyo nakatilt, siya pa rin ay pointing towards to the left, kaya siya ay negative. Ito, may negative ngayon ng W sine theta. Then yung kabilang side na equal to mass times acceleration, di mass times acceleration pa rin. So, gusto ko lang maging malinaw na yung acceleration na yun ay dapat ay positive tangential acceleration. Positive kasi nga pointing siya towards the right naman. Pero okay lang na kahit hindi ko na naisura kasi positive pa rin naman yung product nila. Kaya hindi masyadong malaking pagkakaiba pag nilagyan natin ng pass. O, check ko lang ulit kung online ba ako. Yes po, sir. Apo. Yes po, sir. Yes po, sir. Thank you. Okay na tayo dito sa unang linyang ito. Salamat sa nag-reply, ha. Salamat pala sa nag-reply. Tapos na tayo din sa unang linyang ito. O yung sumunod naman. So yung sa sumunod ito, ang nangyari lang dito, nag-substitute lang tayo ng value ng weight, which is equal to the product ng mass and acceleration dito product if walang problema dito. Yung kabila naman, yan, so magkaroon ng substitution sa may part ng tangential acceleration. Kasi nga, ang acceleration na yan, kita nyo naman, ay arrow, straight line. So kung ito ay straight line, so therefore, yan ay rectilinear. Straight line nga eh. So rectilinear yan. So therefore, under pa siya nung yung tatlong component na ulit ng ating motion, yung position, velocity, acceleration, yan yan. E yung A na yan, yan yun, straight line nga. Eh, ang problema kasi, itong pendulum nga ay curvilinear motion ito. Curvilinear motion. So dapat, yung component na rin ng motion ay pang-curvilinear din. At yung tatlong yun ay yung theta, omega at alpha. Na kung tawagin ay angular displacement para sa theta, ito ay angular velocity para sa omega at alpha ay para naman sa angular acceleration. So,
kapareha siya nito, na doon lang yung term na angular. Angular kasi nga umiikot, kasi nga curve line. Kaya yun, theta, omega, at alpha. Kaya itong acceleration na to na straight line, dahil nga ito ay curvilinear, dapat curvilinear din ito. So, paano ngayon gagawin yun? Ito ngayon yung parang conversion natin. So, yung SBNA nga ulit, yung para sa curvilinear, at yung theta, omega, at alpha, ay yung ngayon para sa curvilinear motion. So, nangyari lang ay minumultiply lang natin ng radius, radius ng curvature, yung position, velocity, acceleration na angular para makuha yung equivalent na linear. Minumultiply lang natin ang radius. So, dito, sa acceleration na ito, syempre, yung acceleration na ito ang gagamitin natin. So, isa-isahin natin. So, ito nga ay linear acceleration, kaya tayo may a sub t dito. Ito pala, kasunod na a sub t dito. Then, equal sa radius. So, ang radius natin, edi syempre, yung length ng ating taling ito, na L. Okay, yan yung curve, edi yan yung radius. Kaya may L dito. Then yung alpha, edi yan yung hinahanap na nating angular acceleration. And kaya yung linear acceleration ay gagawin natin alpha. Then, proper times L times alpha. Kaya, yan, ngayon ito. Kaya yung tangential acceleration dito ay naging L times alpha dito. Tapos, ito ay mass, at ito ay mass din, kaya makakancel na yung dalawang mass na yan. Mass na yung wala na. Kaya dito sa sunod na linya, ang natira na lang ay negative G sine theta equals to L times alpha. Kasi nga natanggal na yung mass, then yung G syempre, ayun, pati yung negative sign, na-multiply sa sine theta. Tapos, ay mula dyan sa equation na yan, at para din mas maging madali yung ating equation dito, magde-declare tayo ngayon ng approximation. So, yung sinasabing approximation ay mula dito sa at hanggang doon sa 1. Yan yung buong approximation natin. Saan na bang ina-approximate natin? Ina-approximate natin at a very small angle. Yan, sabihin mo lang at a very small angle. Kaso ang problema, gano'n ba kaliit yung maliit? Ay, di, yun yung sunod na statement. Itong 0, between 0 to 10 degrees. Na yung angle mo na theta ay between 0 to 10 degrees dito. Ayan. At kapag maliit daw ang angle, ito yung approximation na yun na sin theta is equals theta and cosine theta is equals to 1. So ito ngayon yung approximation natin. Kung mabalikan ko ito, kita nyo naman sa nila ang ito kasi ayan yung kabuuan na ang approximation na sa sinusulat natin. Parin para cosine theta equals to 1. Itin ko lang simulation natin na yung sine theta L plate yung is equals to theta M cosine theta is equals to 1. Dito, syempre, katulad na sabi ko nga, ang applicable lang ay itong sine. Kaya yung G sine theta na to, pagkatapos ng ating approximation, ay magiging negative G theta na lang dito. Magiging negative G theta. At syempre, yung kabila, yun pa rin yung L alpha. At tapos negative G, transpose lang sa kabila, kaya nakuha itong equation na to. Tapos, yun ang dalit, yung theta ay angle or position ng ating mass M. So kung ito ang theta ay position at ito ay acceleration, may kugnayan ng acceleration na position by second derivative ng position with respect to time. So ito na lang siya. Theta double pa rin na lang yung acceleration. So itong alpha naging theta double prime. Tapos ito, kaya tawag nagkaganto, dinivide ko lang yung buong equation by L para nga wala nang nasa unahan ng theta double prime or theta double prime na lang yan. At kung anong mga nasa unahan ng walang derivative na yun, walang derivative, kung anong nasa unahan na yan, kukunin mo lang ang square root na yan
At yun na nga yung ating omega n. And ang omega n natin would be equal to square root of g over l kapag na plus mo dito. So, up to this point, ito na yung padalawang equation ng omega n. Ulitin ko lang yung una, yung si spring mass model, siya nga equal to square root of k over n. Tapos ito yung padalawa nating equation, which is square root of g over l. Then, same pa rin naman yung equation ng ating period at frequency. It is still 2 pi over omega n para sa tangent, pero sa period, then frequency ay laging reciprocal ng period. And then, bago ko pumulusig, balik ako sa equation natin. Ito. Nabasin nyo nga yung ating differential equation ay in terms ng theta. In terms of theta. So therefore, yung ating general equation ngayon ay in terms din ng theta. Kasi yun nga yung theta, yung tinatawag na natin homogeneous variable. Yung homogeneous variable natin yung theta. Yung naging theta ngayon equals, pero kung napansin nyo, yung equation na nasa kabilang side or itong nasa right side ay yung parang equation na ginagamit natin previously, yung C sub 1 sin omega nt wala C sub 2 cosine omega nt. Kaya ito, hindi nagbabago yan katulad sabi ko nung una. Yan lagi yan, hindi nagbabago. Pero yung nasa kabilang side, napansin nyo, nagbago siya, depende nga kung anong type ng motion meron tayo. Katulad sabi ko nga dito, ang simple pendulum is a rectilinear motion. Tapos ang spring mass model is a rectilinear motion. Ulit, baka magkamali ako. Itin ko lang. Yung simple pendulum ay curvilinear motion. Tapos yung spring mass model ay rectilinear motion. Tapos pag rectilinear, kaya SDNA yung previous. O yung S nga lang ay naging X kasi nga X ang coordinate system niya. Tapos ito, yan, theta. Dahil in terms of theta, yung ating coordinate system dito. Ngayon ito, yan, being theta, tas omega, tas alpha. Ito, omega, alpha. So, kung ito ay angular position, velocity, acceleration, yun nga ulit yung ating sabihin na natin kung hindi conversion, pero ito na kayo, ano, basta yung para maging linear or straight line yung angular, multiply mo lang siya sa radius. Yan. Multiply mo lang ang radius, ito nga position, position din ito. Tapos multiply mo lang ang radius. Yan. Tapos, ayan. Check na kung ako yung nadi-disconnect. Baka ako disconnected na. Hindi pa naman po, sir. Okay pa po, sir. Hindi pa naman, no? Sige. Ayan yung sunod na sample problem. Yan. Okay. Okay. Ayan mo ng sample problem ako. May pupuntahan lang ang saglit. Salamat.
naman ba to? Section 8. Ah. Ngayon, ng problem din ha. Pumilipit ko lang sa papel para kita nyo habang sinasolve ko. Makikita na ba? Bago focus na. Kita na po. Makikita ba? Video? Kita niyo? So, yan din yung kanina. Yan, nasa papel lang. Ang tawag pala dun sa bola na sinasabi ko kanina na nakabitin sa pendulum ay ito, bob. So, yun ang tawag dun, yung bob. So, yung bob, ito. O pa simple pendulum o quick o positive 5 degrees. So, yung positive daw, ito ang pakasulat. Positive mean counterclockwise. So, bago ko diretso yun, paginawin ko lang bakit may positive. Kasi nga, kung dito na lang, at sa kantong ito, gawa tayo ng X and Y axis. Cross. Tapos gumagawa tayo dyan ng angle. So, gumagawa tayo ng angle, ito yung zero angle. Tapos ito yung angle. So, napansin nyo, from zero degrees, ang ikot natin ay pagganan. Ganun. At ang ikot na yon ay yung tinatawag na nating counterclockwise. Kaya nakuha natin, kaya sinabi dito na positive means counterclockwise kasi yung normal na ikot ang ating angle pag gawa tayo sa Cartesian plane. So kung ang positive means counterclockwise, yung nakasulat dito na velocity na 2 radians per second ay clockwise, kaya sabihin yan, magka-opposite sila ng direction. So, ayun nga, kung ito ay positive, so therefore, ito ay obviously negative. Mamaya na yun, masayon eh. Mamaya ay opposite direction. Then, assuming simple harmonic motion, determine the value of the amplitude at phase angle at yung maximum velocity at acceleration ng bob. Then, lagi naman unang ginagawa ay susulat ng given. O, given muna. Given. O, ito. Then, ay 0.8 meters. And then, ito. Yung angle. So, initially, means when time is equal to 0. Sabi nga natin ay, angle theta is equal to positive 5 degrees. Positive, dahil nga counterclockwise. Then, sunod, yung velocity nito, right velocity yan, napansin nyo, siya ay radians per second. So, yung velocity niya, hindi lang basta velocity, kundi yung tinatawag nating angular velocity o yung omega. Then, equal nga siya to, op, hindi lang basta to, kasi nga, clockwise, sabi nga natin ito, nakasulat naman, plus means clockwise direction. So, therefore, kung ito ay, baritod pala, plus means counterclockwise, sorry, plus means counterclockwise. So, ito ay clockwise. So, therefore, dapat siya negative 2 radians per second. Kumbaga, yung pendulum natin, yung pendulum, hinilang pa doon. Tapos, nung hinila, itinulak papasok na clockwise direction. So, parang yung pagkahila, itinulak papasok. Nung itinulak papasok, nagkaroon siya ng ganong velocity. Kaya, and then, ang sunod, wala na, pusing ka tayo sa time. So, we need to find A for A, sabi nga ay amplitude at phase angle, so A, then phase angle, then B ay ito, maximum velocity and acceleration, so B max at A max. Solution. Dahil nga ito,
ay spring, ah, spring tuloy. Dahil nga ito ay simple pendulum, ma'am. Nalito na rin ako. Dahil nga ito ay simple pendulum, diba, na na-determine na natin na yung kanyang value ng omega n ay yung square root of g over l. So, gagawin na lang dito ay sasabihin na lang. So, for simple pendulum. So, for simple pendulum, sabi nga natin ng omega n ay square root ng g over l. Ulit na lang. Hindi na kailangan mag-compute pa kasi na-compute na nga natin dati. Then, disubstitute natin yung mga value. Dito. So, yung G, yung G na gagamitin, titingnan natin yung length na L, which is in meter or SI unit. So, therefore, yung acceleration natin din ay ang SI unit, which is 9.81 meter per second squared. Then, yung length L nga ay yung 0.8 meters, then square root. As check lang natin yung unit, so cancel yung meter. So ito yung magiging 1 over second squared kasi ito yung wala na. Kasi cancel na. So therefore, ito yung magiging 1 over second squared. Sorry, so 1 over second. Na yung 1 ay magiging radians dahil ito ay omega n. Dahil ito ay omega n. So ito ay radians. So magiging radians per second tayo. Omega n is equals to calculate square root ng 9.81 divided by 0.8. So ito, copy ito, copy 3.501785259. Ulitin ko lang, ang unit natin ay radians per second. Okay. Yung ano, nakuha na natin yung omega n. Kuha yung omega n, balik tayo. Ang hinahanap nga ay amplitude at phase angle. At ang amplitude at phase angle nga, ito na sabi ko kanina ay base sa C sub 2 at C sub 1. So doon siya nagaling ng value sa C sub 2 at C sub 1. At yung C sub 1 at C sub 2, yung differential equation ay manggagaling doon sa tinatawag natin initial value yun. Dito yung when time is equal to 0 ng mga values na to. So therefore, dito, kukunin natin ang amplitude, magsisimula tayo sa ating ang general equation. Na yung general equation ay yung ang theta is equal to C sub 1 sine omega n t plus C sub 2 cosine omega n t. So, di yung theta, yung theta dito. Yung time, ay yung time na 0. Tapos, yung omega n, edi yung kasusolve lang natin na omega n. O, di substitute tayo. O, yun na ang theta ay positive 5 degrees. Hindi ko muna tinuloy kasi okay, ito ay 5 degrees. At tandaan ninyo yung tatlong component ng motion ng ating curvilinear motion, dapat lahat yan ay in terms ng radians. So, ang sabihin ko ng terms of radians ay ito ay radians. Ito ay radians per second. Kasi ito ay radians per second squared. So, laging radians. Itong theta ay distance, kaya radians. Ito ay velocity, kaya radians per second. Tapos ito ay acceleration, kaya radians per second squared. So, di sabihin ko dito, kung ang theta ay radians, so dapat itong angle na to ay in terms din ng radians. So, dapat hindi siya degree, dapat siya in terms of radians. So, gagamit tayo ng conversion from radians to degree. Ayan, 2 pi radians equals to 360 degrees or yung pi radians equals to
180 degrees. Okay na lang kayo dyan. Parehas naman tama yan. So pi radians over, oh, mali na naman ako, 180 degrees. So pi radians over 180 degrees. Yan. So makonvert na natin siya sa radians. Okay na tayo. Pwede na ako mag-equals. So equals to C sub 1. So naghahanap pa naman tayo ng value ng C sub 1. C sub 2, yung omega n ko ay omega n muna. Sine omega n plus padalwa kasi yung time natin nga ay equals to 0. Tapos ulit, meron ulit tayong sine 0 which is equals to 0 at cosine 0 which is equals to 1. So ito ay 0 kasi nga 0 tayong C sub 1, 0. So ito ay 1 tapos C sub 2, so therefore ito ay C sub 2 na lang. At lumalabas nga dito, yung C sub 2 ay equal sa conversion natin nito ng 5 degrees to radians, so therefore yun ang sagot natin for C sub 2. So ngayon 5 degrees divide 180 times 5. Masaya. Okay lang. So 0.087266462. Kasi ito nga conversion sa radians, kaya ito ay in terms ng radians, kaya equals to radians. So yan yung C sub 2. O, yung C sub 1 naman ay kukunin natin dun sa velocity. At katulang sabi ko, yung velocity, yun pa rin yung equation ng velocity natin nung una. Naging omega lang siya. Kaya ito ay magiging omega n C sub 1 cosine omega n t minus omega n C sub 2 sine omega n t. Tapos yung omega, ayun. Omega na yon, kaya ito ay negative 2 radians per second, then equal sa yung omega n nga muna ay, hindi ko muna lalagyan ng value, mamay na lang kapag kailangan, so ito ay omega n muna, then C sub 1 cosine, omega n na nakamultiply sa 0, then omega n C sub 2 sine, omega n ulit na nakamultiply sa 0. So meron ulit tayong sine of 0, which is equal to 0, at cosine of 0 which is equals to 1. So itong second term na to ay equal na to 0 kasi nga makamultiply to 0. Pero yung first term, dahil nga ito ay 1, so matitira na lang yung omega n C sub 1. So therefore, makukuha natin yung value ng C sub 1 by dividing yung negative 2 radians per second ng omega n. So divide. So proceed tayo sa operation na yan. So we divide. So copy natin dito yung omega n. So 3.501785259. Ang unit nga natin ay radians per second. Tapos yung nasa taas nga yung negative 2 radians per second. So therefore, this sub 1 would be ano to? Omega n. So masin po yung omega n po. Ayan. So, negative 2. O, negative talaga siya, ha? Kasi yung negative dito, naging 0. Kaya, okay lang na maging negative ang C sub 1. Walang problema dyan. Kasi ito ay omega. So, negative. O, coin. 5711372249. Paano kayang unit nyan? Kasi ito ay radians per second. Ito yung radians per second. So, walang natirang unit. Paano ngayon yan? Gagawin, ay titingnan yung C sub 2. At ang unit niya ng C sub 2 ay radians. So, dapat pares na. So, ito rin ang unit din ito ay radians. Ito lang sabi ko, pasulpot-sulpot talaga yung radians. Pwede naman dyan. Pwede wala. So, kaya ang naging basihan ay yan. Yung C sub 2 kasi ay radians. Kaya, kailang radians din yan. Ayan yung value ng C sub 1 at C sub 2. At kapag nakuha na nga, ay laging isa-substitute na sa ating general equation para maging specific na.
Susulat ko lang. Habang sinusulat ko, check lang ulit, baka ako yung disconnected na. Di po, sir. Di pa po, sir. Connected po. Thank you. Ano na, kunyakotya ko lang yung si sub 1, tapos yung online. Ilalagay ko lang din dito, mga mele. So, salamat sa lahat na nag-reply. Tapos pag hindi kasha, di lagyan nyo lang ng araw. Wala ang problema sa akin. Sa malinaw na. Kaya nga may araw, sabihin mo, kaduktong siya nun. Tapos yung C sub 2 ay ito. 0.087266462. Tapos cosine 3.501785259. So sabihin yan, from this point on, dahil nakuha na natin C sub 1 at C sub 2, ito yung equation na gagamitin. Tapos, tumaas pala ang aking camera. Ah, dito na siya. At dito. Okay. At tapos, ay di, proceed ngayon tayo sa ating, dahil nakuha na naman natin yung system 1 at system 2. Proceed tayo by determining the value of amplitude at phase angle. So, siyempre, amplitude muna. So, yung amplitude nga ay equal sa amplitude ay equal sa square root ng C sub 1 squared plus C sub 2 squared. Nakuha na nga natin yung C sub 1 at C sub 2. So, sa ngayon ay ito, okay lang na negative nga ulit yung value ng C sub 1. Nalagay ko lang din ulit ang unit. Tapos ito kasi naka-square. Kaya okay lang naman yung negative yung value ng C sub 1. Then plus C sub 2. Ano ito? Wala naman yung C sub 2. Ito. Okay, dyan. C square. So, ang picture natin ay yan. So, ngayon ay C sub 1 squared plus C sub 2 squared ay 0.577766569. And then, for yun, ito ay yung sabihin ko, yung book operation. The region squared. Baka kasi gawin nyo yung radian squared ay gawin nyo na siyang na radian hindi kasi di pa naman tapos yung buong buong operation. So radian squared, ito ay radian squared din kaya pwede magplusin. Then after applying square root, so syempre radians na lang, radians na lang din siya. Then, yung next, dito, balik tayo sa problem. Ang amplitude nga daw na hiningi ay in degrees. Degrees. Ito nga ay region. So, magkakaroon pa tayo ng conversion ulit from regions to degrees. Ayan. So, conversion siya ng regions to degree. So, ito na lang pa tayo. 180 divided by 5. So, sagot ay 33.10353586 kasi ito nga ay degrees. Then for the final answer ay 33.1035 ay na pala na 5 na plus degree. Tapos box your final answer. So yan yung para sa ating value ng amplitude. So yung sunod naman ay yung sa phase angle. Phase angle naman. Phase angle, lipat na ako ha. Kita nyo naman, patol na. Hindi na kasha. So phase angle naman.
So face angle ay equal sa arc tangent ng piece of 2 over piece of 1. Tapos, the arc tangent ng piece of 2. Piece of 2 nga yun ang diso mo. 0.08726642 radians. Tapos yung piece of 1 ay negative pa din. 1.37249 region. Tapos, ito okay lang ito na negative. Okay lang negative. Tapos, ito. Ito nga ay trigonometric function. Ayan. Trigonometric function yan. At kung maalala niyo yun kanina, yung ito nga yung peak, diba siya ngayon kasamahan nung omega nt plus p. Na kung saan niya yung omega nt ay in terms ng radians. So sabihin, dapat din yung p ay in terms din ng radians. At ang hinihingi din naman dito sa problem ay in terms ng radians. So sabihin din ito, trigonometric function, lagi ang calculator ay naka radians mode. Wala nga naka-radians mode. Dahil ito ay trigonometric function. Pag-strip niya lang radians sodium calcule. Tapos ay C sub 2 over C sub 1. Na-expander. Okay lang na negative. Kung negative mas naging sagot, hindi negative talaga. 1.516215.41. At ito na nasabi ko tayo naka-radians mode kaya tayo in radians ang sagot. Tapos for final answer, round up lang natin. So, huwag ko tatanggalin yung minus. Minus na lang kasi hinihingi din naman ay numerical value. So, kasama din yung negative. So, 1, 6. Dahil ito ang kasunod. Tapos radians. So, yan ngayon yung ating sa face angle. Letter B. Ako muna. Check lang ulit. Check lang online kay. Okay pa po. Apo, hindi na. Yes pa po. Excel pa po. Okay pa. Thank you. Tapos, open nyo tayo ha. Open nyo. So, letter B, maximum velocity at maximum acceleration. So, kanina nga, diba, sabi ko natin, B max is equals to the product ng amplitude multiplied by omega n. May pero na naman dyan. Kasi yung kaninang equation ay under ng spring mass model. At ito nang sabi ko, ang spring mass model is a rectilinear motion. So, ayan. Position, velocity, acceleration under spring mass model. Kaya ito, pang rectilinear motion. Ang mga yan. Kaya ito yung position, velocity, acceleration din. Pero katulad na sabi ko, ang simple pendulum is a rectilinear motion. Ayan, katulad na sabi niyo ako. Kaya naging itong mga to, pang curvilinear motion din. At, ibig sabihin nun, itong equation natin na to ay magiging dahil nga pertaining to the curvilinear motion, dapat ito ay pang curvilinear motion din. Which is equal ngayon to omega. Hindi siya equal agad to B. Siya ngayon na equal to omega. Tapos, ay omega ito. Ang hinihingi na sa ating maximum velocity ay in terms ng meter at yung sa meter per second or linear. Sa baduin lang, pagkatapos makuha yung maximum
Ma'am Angular, maximum na angular velocity, gagamitin mo rin natin yung isa doon sa tatlo, yung R theta, B is R omega, at A is R alpha ng conversion na yun. Pero yung radius niya ulit, syempre, ay itong length ng ating group na ito, na L. So, gawin mo lang gagawin natin dito, kunin natin yung maximum. Tapos, tapos ulit, itong amplitude na to, balik tayo sa equation kanina. Ito, hindi ito yung value na gagamitin natin. Kasi itong value na to, yan niya yung derived, converted from radians. Kinumbert lang natin yan. Kasi nga kailangan ng problem ay a degree. Pero kung napansin nyo, yung sagot natin from C sub 1 and C sub 2 ay in terms ng radians. So, dahil ito in terms ng radians, so therefore, yung amplitude din natin dito ay yung in terms din ng radian. So yung 0.577765569 radian para sa amplitude. And then yung omega n niya ay yung 3.501785259 radians per second. Then, radians times radians ay radians pa rin. Then, divided by second ay di radians per second. So, omega max is equals now to alpha. Alpha tuloy. Amplitude pala. Amplitude. Amplitude. Then, multiplied by omega n. So, ito yung sagot. 2.02321177. Pag ang nasabi ko, ang unit na nito ay radians per second. Pero hindi pa nga ito yung kailangan natin. Ang kailangan na natin ay ito nandito na, meter per second. So, ang gagawin niya ay V max is equals to the radius. Ang radius na natin ay yung length ng tali, which is yung L, 10 times omega maximum. Ang L nga natin ay 0.8 meters. So, 3.501785. Ah, nakamali ako ng kopya. Omega n pala to. Ito pala dapat. So, 0.8 meters. Itong 2.023211377 radians per second, like meter times radians in meter, tapos per second, then meter per second. So, okay, times lang 1.8, kaya ang sagot natin 1.618569102, then meter per second, and then for the final answer, we round up to the fourth decimal place. Ano po? 6 na ngayon kasi 6 yung katabi. Then meter per second. And then, kung itong angular velocity, ganoon din ang mangyari sa ating angular acceleration. O alpha max is equals to the amplitude multiplied by omega n na naka-squared. Kung saan yung amplitude na ulit ito yung 0.577765569 as radians, tapos 3.501785259 radians per second na naka-squared. So, ito lang ulit, radians. Radians na naka-squared ay radians cube. Pero kahit ang radians na naka-cube, radians pa rin ang magiging resulta. Pero yung second squared talaga yun. So, ito ay i-squared ko lang yung omega n. Kung sagot natin dito ay 7.08485177. Ito nga ay radians per second squared. Tapos amplitude, amplitude na naman, acceleration ay equal sa radius na length ng rope times ng alpha. So 0.8 meter, ito ay 7.08485
1777 radians per second squared times 0.8 to 5.66788 1422, tapos meter times radians ay meter plus divide second squared. So final answer natin ay 9 meter per second squared. Yeah, yan ang ating sagot. Ayan, makakita ang lahat. Ayan. Pagkopya kung gustong kumopya. Ayan. Ayan. Bago magdiretso, any question? And so far po, sir. Ayan. Hindi, oh. O, sige, kopya muna. O, pwede na lang screenshot. Kung screenshot, hindi screenshot. Ah, problema sa akin. Ayos na? Kopya na o kumakopya pa? Okay na po, sir. Okay na? Sige. So, yan yung para sa ating simple pendulum. So, sa tandaan nyo lang pala ito. Yung dalawang maximum value natin, kasama ko na rin yung position, ay wala talaga yung direction. Kasi hanapan nyo ng direction nyo. Wala talaga yung direction. Kahit yun yung positive or negative. Ah, hindi. Wala yung negative. Laging yung positive. Kasi ako na lang yan. Puro value lang talaga yan. Or yung tinatawag nga nating magnitude. Kaya hindi nyo yan malalagyan ng direction. At ang maganda rin ay yung problem kasi dito ay in terms din ng magnitude dito. Magnitude. Kaya malaki ba yan. Magnitude kasi ito. Kaya hindi talaga natin kailangan ng direction, magnitude lang. So yan nga ang ating ano, o ulitin ko lang, meron tayong dalawang type ng motion nga, isang rectilinear motion at isang curvilinear motion. Kaya nga inuna muna yung rectilinear motion sa spring mass model, tapos dito pagdating sa simple pendulum ay naging rectilinear motion na tayo. Tapos, sunod, edi magsasamahin lang natin dalawa, yung rectilinear at curvilinear. Yun yung mangyayari dito sa pre-vibration ng rigid bodies. At pagdating dito, step by step na lang. Step by step na lang. So, una ay set the appropriate variable. So pag sinabi, set the appropriate variable, identify natin kung ang motion nga natin ay rectilinear motion o curvilinear motion. Kaya nga set the appropriate variable kasi pinanguna natin kailangan ma-identify kung siya ba'y rectilinear or curvilinear. Tapos, identify na natin kung ang type ng motion, choose the position of equilibrium. So, magsisimula nga lagi tayo sa position of equilibrium. And then, nakabawas natin
yung nakuha yung position of equilibrium, positive tayo sa vibration by establishing the differential equation. Tapos, pag na-establish yung differential equation, ang sunod doon ay makukuha natin ang natural circular frequency. At yung sagot na natin sa natural circular frequency ay siya yung gagamitin natin sa equation natin ito. Ang dalawang equation na to, yan yung para sa rectilinear motion, kaya ito yung XBNA, o ito yung para sa curvilinear motion, yung theta, omega, at alpha. At ito na nasabi ko, yung right side equation, kung napansin nyo, parehas sa parehas yan, hindi magkaiba. Hindi mag-iiba yan. Ang mag-iiba lang ay yung nasa may left side, yung nasa left side, kasi nga, kailangan ma-determine kung simula pa lang kung ano bang type ng motion tayo, kung rectilinear or curvilinear. Tapos huwag niyong kalilimutan yung conversion from linear and curvilinear. Or yung angular ay gagawin linear by multiplying lang naman by radius. O, radius lang naman ang kailangan. Diba? And then, ito na nga siya. Sunod. Ayan. So, meron tayong bagong equation. So, para saan itong bagong equation na yan? So, kung babalikan natin yung ating equilibrium, equation na ginagamit sa equilibrium, diba sabi nga natin ay summation ng force x equal to 0, summation ng force y equal to 0, pero pa tayong isa nga, yung summation ng moment is equal to 0. And ngayon yung equation para sa state of equilibrium. So, meron ito, ang state of equilibrium, meron din ang part ng vibration. So, yung dalawa nga ay summation ng force x equals to max, summation ng force y equals to may. Then, syempre, yung summation ng moment, edi siya yung moment is equals to I alpha. Na ito, ay ayun. So, yan yung, kumbaga nga yung summation ng first una na equal to 0 ay naging m times a or mass times acceleration. Ito, ganito rin. Yung summation ng moment bato na 0 sa equilibrium ay maging equal ngayon to I times alpha. O yung alpha, yan yung acceleration. Kaya nga yan, parang may pagkakahintulad yung tatlong ito. Kasi nga, ang a na to ay acceleration. Itong alpang ito ay acceleration din. Yun nga lang, siyempre, ito ay angular acceleration kasi nga, moment ito or umiikot, kaya ito ay angular acceleration. At dahil ito yung mass, itong I ay yung tinatawag natin ito, yan, mass moment of inertia. Ayun, I na yan, ay yung mass moment of inertia. So, depende naman siya dito na measure of resistance offered by a body to change in its angular momentum. Measure ng resistance to change in angular momentum. So yan yung mass, yan ang mahalaga yung word na mass, mass moment of inertia, para nga dito yun. Kung ito ay mass times acceleration, ito rin yung mass times acceleration. Yung nga lang, ito ay mass moment of inertia, kasi ito ngayon ay angular acceleration. Na medyo iba lang pero ipagkakahawin. O ano ba yung mass moment of inertia na yan nasabi? So kung babalikan natin yung difference naman sa deformable naman. O lahat naman ba nakapag-deformable? Yes po. Maybe. Ayan, thank you. O, may deformable lahat. Deformable, di ba? Meron tayo doong letter I din. Ang tawag nga natin ay moment of inertia. Moment of inertia. So, deformable. Na yung moment of inertia, I din. I din. At ang equation na yun ay yung BH cube over 12 para sa rectangle
Para sa bilog naman ay pi b to the fourth over 64 para sa i. Yung sa moment of inertia. Yun sa deformable. Ito ay deformable. Ano pinakaiba niya dito? Kasi yung sa deformable, kulang pa ito. Kulang kasi yan. Kulang na sa i, itong nasunaan. Dapat ang tawag sa kanya ay area moment of inertia. So, tawag, ang tawag dapat doon ay area moment of inertia. Kasi itong mga to ay naka-focus sa area. So, eh tayo nga, ito, mas moment of inertia kaya tayo naka-focus sa mas. So, yun ang pinagkaiba. Kahit sila ay pare sa moment of inertia. Yung dati, sa deformable ay sa area siya naka-focus. Tayo ay sa mas naka-focus. Tapos dito rin, kailangan sa ulo mo ito. Kabisado mo ito. Tapos kung nasan pa yung datum nito, kailangan kabisado mo rin. Pero sa atin, wala ang problema kasi nailista ko na nga siya dito. Ayan, yung table ng mass moment of inertia natin. Ayan, so, yung table ng ating naka-attach ito doon sa Google Classroom. Ito mismo yun, sa Google Classroom. At ang gagawin lang din ay titingnan ko ng shape. Kung ito ba siya? Ito? May pangalan naman sa tabi ko ng pangalan ng shape. Ito nga daw ay rectangular prism kasi ito ay thin disk. Tapos may spear. Makasulo dito. Mass moment of inertia. Para dito. Pagkabas natin ma-identify ko ng shape, titingnan naman natin ko ng equation. Ang gagamitin. Kung napasin nyo rin, yung equation natin ay may M kasi yun nga yung mass. Kaya nga tayo mass moment of inertia. Dahil nga dapat, syempre, may mass yung ating equation. Kaya mass moment of inertia. Kung napasin nyo, mayroong isang equation lang, walang problema. Ito, katuloy nito, dalawang equation. Walang malaman. Kung alin sa dalawang gagamitin, meron pa nga dito, ayan, tatlo. Tatlong equation. Ito, isa lang. Bukod sa alam natin yung shape dito, kailangan alam din natin kung alin dito sa mga equation na ito ang gagamitin. Kailangan alam dyan kung alin nilang gagamitin. Pero, katulang sabi ko, hindi nyo kailangan sauluhin ito. Ito ay table na nga. Titingnan na lang sa table. After that, ay yan. Figure 9.28. Na. So, tulad sabi ko, hindi siya, huwag niya lang sauluhin. At hindi naman ito na deformable, kailangan ito sa ulo mo. And then, sunod sa may area moment of inertia sa deformable, di ba may tinatawag na tayo yung transfer formula. Yung transfer formula is yung I na bago I equal sa I ng original plus area times distance squared. Yan yung sa area moment of inertia. So yung bagong value ng moment of inertia ay equal sa original kung nasan yung datum plus yung area multiplied yung distance mula sa original papunta sa bagong datum. So, ito yung parang transfer formula sa area moment of inertia. So, kung may ganito, ang area moment of inertia, meron din ang mass moment of inertia. So, kaya ito yung bago, plus yung original, plus ito ngayon siya. Iba. Ito ay mass, ito area, kasi nga ito, kaya ito yung naging area, kasi nga area moment of inertia. At syempre, ito ay mass moment of inertia, kaya magiging mass yun. Pero katulad sa ako, sabi ko ito katakaw eh. Siyempre, kung ito mas, siyempre pang mas yun. Ito area, VA dapat yun. So, meron din tayong transfer formula para sa mass moment of inertia. Tapos, ayan yung sa na sample problem. Hmm.
Siguro para dire-diretso na lang din ako kasi baka kaposin 38 na. So para dire-diretso ang aking pagsasolve ay sa next meeting ko na ituloy. Any question muna? Tanong muna, tanong. Wala naman po akong question, sir. Then so far po. Wala naman po. Wala naman po, sir. So far po. Putol siguro. Ako na putol ba ako? Mag-isip. Hindi po, sir. Ano? Connected po po. Hello? Hello po, anyway, sir. Ano ba? Sige. Sige. Sige, so kung wala nang tanong, hanggang dito na muna. I'll see you next meeting. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.